Ito ang naging eksena sa Al-Zour Camp noong April 24. Sumugod ang mga manggagawa na iba-ibang lahi sa loob ng administration office ng isang Korean company na namamahala sa isang malaking proyekto sa Kuwait. Tatlo kasi ang nagpositibo sa COVID-19, isang Pinoy at dalawang Indian national. Pero wala umanong ginawang aksyon ang kumpanya. Nagkainitan at muntik nang magkasapukan. Kwento ni Leopoldo Himaya, isang pipe fitter sa kumpanya, nagsimula ang problema noong April 13 nang magpositibo sa COVID-19 ang isang Indian national. Ayun, positive, isang Indiano. Paglipas po ng mga tatlong araw, gumalat ang buwan, ang virus po. Ibang Indiano naman, dawaan naman. Pagkatapos po, dala sa ospital. Tapos, pang ilang araw na naman, tumaas po ang virus dito po. Kasama sa nahawaan ang isang Pilipino, pero sa halip na dalhin ng kumpanya sa ospital, pinatigil lang umano sa loob ng kampo. Ang problema lang po namin, ma'am, may isang kasamahan naming Pilipino, andito pa sa kwarto, nag-positive siya. Dahil nagpa-check siya sa doktor, dahil may lagdag daw siya, pagdating ang resulta nung isang araw, positive. Kasama ni Arnel, di tunay na pangalan, sa kwarto ang Pinoy na nagpositibo sa COVID-19. Kaya dinala si Arnel at ang dalawang Pinoy sa temporary quarantine facility sa loob ng kampo. Kwento niya, may 40 katao ang nasa loob ngayon na iba-ibang lahi. May Indian, Nepalese, Thai, Vietnamese at iba pa. Reklamo nila, walang sapat na medical attention sa quarantine facility. Ito, luya na lang at saka asin. Ito na lang ang panlaban namin dito. Wala kami binibigay na mga gamot. Dapat may gamot o kaya vitamins na para sa amin dito mga naka-quarantine. Ultimo alcohol, wala din. Saka sanitizer. Naalarma ang mga Pinoy sa kampo kasi araw-araw umano nagdadagdagan ang kaso ng COVID-19 sa kampo. Itinatayang higit 6,000 ang manggagawa sa loob ng kampo at higit 2,000 rito ay mga Pinoy. Pinausap namin yung admin doon na Koreano kung bakit daw hindi pa inatid yung ano. Sabi nila wala lang alam kung may nakatago pa dito. Pero alam nila yon, pero hindi lang sinasabi. Ngayon, sinabi namin na may tao diyan, may isang Pilipino tsaka dalawang Indiano. Ngayon, nagkagulo na, nagkakakuha na. Pero ang sabi naman ng Juan, kung meron diyan, sige, nagawin namin ang paraan para mayatid sa ospital. Sabi ng Koreano, pero hanggang ngayon, nandiyan pa. Noong April 27, sumugod muli ang mga manggagawa sa admin office nang may gusto sana silang papasuking 3 bagong manggagawa sa isa sa mga building. No allowed, ha? Dahil sa kakulangan umano ng aksyon ng kumpanya, mismo ang mga Pinoy na ang nanguna sa paglilinis sa kani-kanilang building. Sa ngayon, 19 na building na ang naka-lockdown sa loob ng kampo. Ayon sa mga Pinoy, may 37 COVID-19 cases na ngayon sa loob ng kampo. Panawagan ng mga manggagawang Pinoy sa Philippine Embassy dito sa Kuwait makipag-ugnayan sa Kuwait Ministry of Health para mabisita sila sa kanilang kampo. Nanawagan po kami sa lahat ng imbada sa Kuwait po. Sana makuha yung 3 nag-positive na andito pa po sa kampo na maalis na po rito at saka magagamot. Eh kawawa naman po may isang Pilipino na tanbay, wala pang gamot na binibigay. Pagkain, meron po, okay lang po pagkain. Iwas din po na hindi siya kumalat ang virus dahil sa kadaming tao dito. Pagka kung hindi maitala yan, baka kami, delikado kami dito yung mga hindi pa apektado. Actually, may mga nakausap na tayo sa na mga representatives ng company na yon patungkol sa grievances at mga reklamo ng ating mga kababayan doon. Patungkol doon sa mga reklamong yun at tungkol din sa kanilang iba pang aligasyon, tayo'y nakikipag-ugnayan sa mga awtoridad dito upang kanilang makita kung anong aksyon ang pwede nilang gawin.
Naka-lockdown na ang buong kampo mula noong April 27 at balik trabaho sila sa May 3. Diin ng mga Pinoy, kung walang aksyon ang kumpanya, mas nanaisin na lamang nilang umuwi sa Pilipinas kaysa mamatay sa COVID-19 nang walang kalaban-laban sa loob ng kampo. Maxi Santiago, TFC News, Kuwait.